Hi guys! I'm back and for today's vlog, magre-review tayo ng mga products from Mermaid Island. So, I have here 3 products. So, eto sila guys. So, meron ako ng kanilang lip scrub, multi-purpose clay tint, and yung kanilang powder matte na lip tint. Pero bago ang lahat guys, mag-shoutout muna tayo dahil marami na nagpapa-shoutout sa akin. Hindi naman sobrang dami, pero paulit-ulit na nila ako sinasabihan. So, ito, unahin na natin ang aming IT sa company pinapasukan ko. So, hello sa'yo, Kuya AJ Panaligan. Hi! Alam kong lagi mo pinapanood yung vlog ko dahil lagi mo ako sinasabihan na i-shoutout kita. And of course, Eunice Jimenez na pamangkin ng aking jowa. Ayan, hello sa'yo, Be. And kay Jonah Silva na aking classmate nung college. Hello sa inyo, guys. Salamat sa mga panonood at walang sawang pagsuporta sa akin. So, nilabas ko na yung mga products ng Mermaid Island. So, ito sila, guys. Ayan, i-close up natin. Ayan. Sobrang cute ng packaging nila, oh. Yung mga nakalagay na sticker. Ayan. So, nagulat ako, guys, nung dumating to sa akin. Kasi, sa pagkakaalala ko, itong dalawa lang yung in-order ko. Ayan. And, merong isang nadagdag. Yun pala. Libre lang siya sa akin. And, nagulat ako kasi, hindi ko naman ito in-order yung pala, nilibre nga lang sa akin. So, thank you, Shai. Salamat sa libreng multi-purpose na clay stain. So, first, start na natin. Buksan na natin itong lip scrub. Siyempre, ito muna yung gagamitin natin. As you open the product, ito yung itsura niya. Ang very cute, diba? Ayan o, meron siyang mermaid tail. And edible din pala siya, guys. Ayan. So, itong lip scrub nila is edible as well as yung mermaid tail dahil ito ay candy daw. Pero, ayaw ko siyang galawin kasi ang cute niya. Ayan na. Pero, this time, gagamitin na natin siya. So, syempre, lip scrub to. Kuha tayo ng amount para na rin piniprep natin yung lips natin bago tayo gumamit ng lip product and i-apply na natin siya sa lips. Ayan. Ang dami pala na nakuha ko. Ayan. Mayroon siyang lasang matamis siya pero yung unang lasa mo para siyang ano, para siyang chemical. Ayan guys, para siyang chemical nung unang taste ko. Pero, ayan, habang tumatagal, nagiging lasang asukal na siya. Kasi nga, sugar lang naman din to, kaya edible siya. Ayan, kung ayaw nyo siyang kainin after nyo mag-lip scrub, pwede nyo naman siyang punasan ng tissue para matanggal yung product. Pero ayan, iganyan-ganyan lang natin siya sa lips. Ayan guys, natanggal ko na yung lip scrub na linagay natin sa lips ko. And in fairness naman, oh, napansin ko talagang may nag-iba sa lips ko. Hindi talaga siya yung dry na dry katulad kanina. Ayan o, ngayon parang na-moisturize na din siya dahil natanggal nga yung mga dead skin dito sa lips natin. Next, dahil wala akong nabiling lip balm nila, pero meron naman silang tinda na ganung product. Pero gagamit tayo ng lip balm. Hindi ko na ipapakita yung product, syempre. Apply tayo ng lip balm after natin mag-lip scrub. Ayan. Natanggalin din natin yan maya-maya bago tayo gumamit ng kanilang lip tint. Kasi yung lip tint nga nila is powder matte finish. So, hindi ko alam. Depende sa magiging resulta kung magiging drying ba siya sa lips or hindi. Okay. Tapos na ang ating lips and na-prep na natin siya. Siguro naman okay na siya, diba? Dahil nag-lip scrub na tayo and nag-lip balm na tayo. So, ang unahin natin i-try is yung powder matte lip dip. Ayan, ang shade nito is Perry on Top. Tama ba ako? Perry on Top. Yes, Perry on Top. So, swatch muna natin siya sa ating arms para makita nyo lang din. So, meron pala siyang typical na dough put applicator and itry natin siya sa ating arms kung ano yung shade niya. Oh, ayan, yung shade na Perry on Top. Akala ko dun sa image is brown siya, dark brown. Pero nakikita ko dito, ayan o, kahit nung nakita ko to, sabi ko akala ko brown.
Pero sa personal guys, hindi siya brown. Para siyang ano, reddish brown. Try na natin siya. Ito na guys yung itsura ng Perry on Top sa lips ko. Ayan, medyo napadami yung lagay ko. Ayan. Pero pag tinitingnan ko siya sa personal, ang kulay niya is dark red. Ayan na, na may pagka-brownish color nga siya. Pero sa camera, ang register na nakita ko is bright red. Ayan na. Diba? And of course guys, kagaya ng typical na mga lip tint, pag napadami ka ng paglalagay, hindi may iwasan talagang kumalat sa ngipin mo. Pero wala naman siyang bitter taste. Matamis nga yung lasa niya. And, hindi natin kung bango yung product. Parang siya nga may lemon. Tingnan nga natin kung transfer proof siya once na nag-set. Hintayin lang natin siya ng konti. And ititry ko kung transfer proof siya. Parang okay na siguro yan. Mga 1 minute na ang nakalipas. Itry na natin siya kung transfer proof siya. So, ayan. Hindi siya transfer proof kasi may mga nata-transfer na product. Itry naman natin tong Beach Perfect. Ang shade nito is Waving Up in Vegas. Ayan yung color niya. And pagka binuksan natin, ganito yung itsura niya. Trinay ko na itong ER swatch. Ayan, kaya meron na siyang mark. Ayan nun. May dot-dot na, ba? Diba? May dot-dot. ER swatch muna natin siya bago natin siya itry sa lips. Ay, sa cheeks. Sa cheeks ko na lang itutry kasi meron na ako sa lips. Or ano kaya maganda. Anyway, ayan. Sa cheeks na lang siguro and sa lids kasi ayoko na itong tanggalin. And yung amoy niya, ito pala yung naamoy kong sobrang bango. As in, amoy candy. Ang bango. Nakaka-addict yung amoy niya, gosh. Pero ayan, try muna natin siya. Ang bango niya, as in. Ayan. So, cute din ang shade na to, ha? Feeling ko kaya ito yung binigay sa akin kasi alam nung friend ko na ito yung mga gusto kong shade. Ayan. I-try na natin siya sa cheeks, yung natirang product na lang siguro. Ay, nako. Oh my goodness. Ang pigmented. Ayan. Konti lang. By the way, guys, lagay pala ako ng pressed powder sa face ko. So, ayan siya. Ang pigmented niya, yung natitirang blanok na lang sa kamay ko yung lalagay ko. Ay! Oh my goodness. So next guys, itry naman natin siya sa eyelids. Ayan. Tingnan natin siya kung maganda ba pag nakalagay na sa eyelids. Ayan. Konti-konti lang muna. Baka mapadami na naman eh. Ang bango niya talaga, oh. Kahit malayo sa bibig mo, naaamoy sa bibig eh, no? Sa ilong mo, naaamoy yung product. Guys, yan naman yung itsura ng Beach Perfect in the shade Waving Up in Vegas pag nasa eyelids na siya. And in fairness, oh, ang ganda ng color, di ba? Ayan, oh. Di ba? Alam talaga na ito yung mga gustuhan kong color, oh. Ayan, oh. Ang ganda, oh. Ayan. Yung sa lips ko naman, okay pa rin naman siya. Hindi ko naman napifeel na nagda-dry na siya. Yung pa rin naman siya simula nung nilagyan ko ng lip tint. Pero napansin ko, kapag ka nagaganon mo yung lips mo, na, ayan ah. Diba nati-transfer yung product? Ay, minsan, hindi ko naiiwasan gumaganon talaga ako. Like, wala na. Although matamis siya, pero diba, ayun o, nabubuhay na yung product, hindi ko alam bakit ganun.
So, okay guys, na-try na natin lahat ng product. And this time, i-review na natin lahat ng product. So, syempre, mag-start muna tayo dun sa una natin ginamit kanina. Which is yung kanilang lip scrub. Ang name pala ng lip scrub nila, Something Tasty. Meron pa silang isang lip scrub. Ano naman ata yung strawberry flavor. Ito is lemon flavor. So, dun sa packaging, syempre, binanggit ko na kanina, 5-star ako dito. Pero dun sa scent ng product, hindi naman siya ano, hindi naman matapang scent niya, pero meron siyang mild scent na amoy chemical. Hindi siya amoy sweet eh. Kasi parang syempre, iisipin mo, diba, asukal to. So, ang inaasahan mong scent niya is sweet, pero hindi. Pero overall guys, yung performance ng products is so nice. As in, mararamdaman mo talaga na na-moisturize na din yung lips mo after mong gamitin to. Kasi nga natanggal na niya yung mga dead skin sa lips mo. Next is yung kanilang Powder Matte Lip Dip. So itong kanilang lip tint, nakita nyo naman kanina guys, sobrang dark nito. So, ayun, yung formula lang ng product, hindi ko gusto kasi nga, ang bilis niyang nawala. Oh, diba? So, ayun lang yung formula talaga ng product. Sana i-improve pa ng Mermaid Island. Pero yung shade niya, oh, ang ganda ng shade niya. Formula lang talaga. And last, dito naman tayo sa Beach Perfect in the shade Waving Up in Vegas. Ayan guys, oh, in fairness, no. Ayan, oh. Ang ganda ng color niya, diba? And super pigmented din ng product. Ayan, oh. Pati sa eyelids, kita nyo agad kahit konti lang yung in-apply ko. And also sa cheeks. Isa pa sa nagustuhan ko dito, yung amoy niya sobrang tamis, guys. As in. And yung shade niya. Ayan, ang ganda din ng shade niya. Alam na alam talaga ng friend ko kung ano yung gusto ko, diba? Kaya eto din siguro yung nilibre niya sa akin. Try na rin kaya natin siya sa lips. Since nabubura na din naman yung nasa lips natin, burahin na natin ng tuluyan. Ayan. So, mahirap din siyang tanggalin, guys. So, ayan, may sting naman siya naiiwan. Hindi na siya mabura. Napinag-isipan ko tuloy kung itutuloy ko pang gamitin. Pero, i-push na natin ito. Patungan na lang siguro natin siya ng powder, no? Ayan, so ayan, wala naman na sigurong color masyado. Hindi naman na siguro masyado maapektuhan yung ating Beach Perfect. So, itry na natin siya sa lips natin. Ay, nagpas. Uy, in fairness, ang ganda, oh. Ang ganda din ang color niya talaga. So guys, eto naman yung shade na Waving Up in Vegas sa lips ko. And ang ganda din niya, oh. Hindi siya sobrang dark. And pag nasa lips mo na siya, ayan. Pigmented siya, pero yung shade niya mismo pag nasa lips na is light lang. And lightweight din siya, guys. Hindi mo mararamdaman na inilagay ka sa lips mo. Alam nyo na kung ano yung nagustuhan ko sa tatlong product na to. So, ang pinaka-bet ko lang talaga is itong dalawa. Ayan. Ito yung pinaka-una. Sumunod to. And ito yung pinaka-list. Kasi hindi ko talaga nagustuhan yung formula niya. Although, ang ganda nga ng pigment and ang ganda ng shade nila. Ito ko na din i-end yung vlog ko, guys. And sana nagustuhan nyo to. And kung gusto nyo bumili, ililib ko sa comment section or sa description box ko yung link ng friend ko kung saan mabibili itong mga product na to. So, yun lang guys. Sana nagustuhan nyo. And please like and subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. And see you on my next one guys. Bye-bye!